Nasa 1.5 million pesos na kontribusyon sa SSS na hindi nairemit sa Butuan City na kolekta sa kanilang Run After Contributions Evaders Campaign. Ilang employers target ding masampahan ng reklamo. Ang sentro ng balita mula kay Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Sa mas pinaigting na kampanya na Run After Contributions Evaders or Race ng Social Security System o SSS Butuan City Branch, aabot na sa 1.5 million pesos ang nakolekta nila mula sa delinquent private establishments at institutions ng lungsod simula first quarter ng 2023. Bunga ito na patuloy na pagpapaalala ng SSS sa employers na regular na magbayad ng tama ng buwan ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Panawagan ni Perkins Calixto, branch head ng SSS Butuan, sa employers na mas maiging ipaalam sa SSS ang kanilang negosyo at iparehistro ang kanilang mga empleyado para kanila ring magamit ang mga benepisyong hatid ng SSS at upang maiwasan ang anumang violations at karampatang penalties. In that way, natin yung mga problema ng mga employees, yung mga inanain ng mga employees na hindi kami member ng SSS, but we're working for this company for several years already. So that's one of our drive now, our campaign, so that all the other employers who have not reported or but not yet registered disease will do the same. Ayon kay Gemma Balansag, Corporate Executive Officer ng SSS Butuan, mula Enero hanggang nitong Hulyo, nasa 11 employers na ang kanilang na-refer sa legal department at 3 nito ay may kaso na sa korte. We have collected 2 million last 2018. Isa ang na-file ng kaso. As of last April, we have already collected also 1.5 million. Sa mga employers na nakararanas ng financial difficulties, tiniyak ng SSS Butuan City Branch na sila'y tutulungan ng ahensya sa pamamagitan ng installment payment scheme sa ilalim ng Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program, kung saan binibigyan sila na 24 hanggang 48 buwan, depende na rin sa total amount ng kanilang kailangang bayaran sa SSS. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan.